Magandang araw po sa ating lahat! Ako po ang inyong lingkod, si Mr. Talong. Nagpupugay muli sa ating mga taga-subaybay sa seryeng BT Talong, ang bagong talong. BT Talong! Sa mga nakaraang yugto, narinig natin ang panig ng mga magsasaka at mga siyentipiko na nagsusulong ng BT Talong. Narinig din natin ang panig ng mga regulators ng BT Talong at kung paano isinasagawa ang masusing pagsusuri sa BT Talong bago ito mapasakamay ng mga magsasaka. Pakinggan natin si Dr. Emiliana N. Bernardo, miyembro ng Scientific and Technical Review Panel ng BPI at member din ng UPLB Institutional Biosafety Committee. Sa inyo pong pag-aaral ng mga datos tungkol sa BT Talong, masasabi po ba ninyo na ito ay ligtas kainin ng tao o hayop? The most practical approach is i-compare natin ang present practice dito sa safety naman ng BT eggplant. Ano ba ang ating present practice? Yung spray ng spray almost every other day hanggang isinasawsaw pa nga yung talong. Now, alam natin na yung mga pesticides na ginagamit niyan ay ginagamit pa nga yung pwede mag-suicide kay inumin mo lang eh, sigurado ka nang tigo ka na eh. So, ang problema, ang aking main concern is, if you compare sa present practice on how they control the pest nitong talong na ito, definitely this is more risky, this is more dangerous kaysa rito sa BT. As far as safety is concerned, I think it has passed the test already. So talagang wala na akong doubt about safety nito. So I think it is really very important that we explain why this is safe. And I think this is more, much needed more sa eggplant because this is widely grown and it is widely eaten talaga. Talagang everybody is eggplant. Napatunayan na po ang bisa ng BT Talong laban sa fruit and shoot borer. Nasuri na din ninyo ang mga datos na ito ay ligtas sa tao, hayop at kalikasan. Sa inyong opinyon, ito po ba ay irerekomenda ninyo sa mga magsasaka ng talong? At gusto ko sanang mairecommend na sa mga farmers. Even the farmers are already waiting for this because alam nila, una-una danger doon sa nagtatanim kasi silang spray na spray. Sila rin naman ay kumakain and then danger sa consumers. Ngayon, here is a possible alternative na hindi naman as risky. Kasi based sa ating experience sa BT Corn, alam naman natin na talagang wala naman tayong masight ngayong ano nangyari ng gawa ng BT diyan. Bakit naman hindi natin bayaan na itong BT Talong ay maging available din sa farmer? Sa mga nanonood sa atin ngayon, ano po ang masasabi ninyo sa mga mayroon pa ding agam-agam tungkol sa BT Talong? Kaya ayun ang appeal ko doon sa mga key officials especially na dyan nakikinig ang mga farmers. Kung talagang meron silang agam-agam at hindi nila intindihan, bakit hindi tayo kahit informal meeting at mag-explain tayo? Kung merong aspects na dapat bang pag-aralan, pwedeng sabihin doon sa meeting na yan, sa dialogue, itong pag-aralan natin. Malinaw po ang ating pinagpipilian dito. Ang patuloy na pagbomba ng katakot-takot na lason sa mga halaman ng talong upang kumita ang mga magsasaka, kahit mapanganib sa kalusugan ng tao at hayop at sa ating kapaligiran, o ang gumamit ng BT Talong at iisang tabi na ang mga nakagawi ang pagpuksa sa mapanirang peste gamit ang lason. Timbangin din po natin ang tumitinding pangangailangan sa pagkain ng napakaraming taong namamatay sa taggutom. Laban sa takot na baka ang BT Talong ay maaari magdulot ng panganib sa tao, kahit malinaw naman sa pananaliksik at sa karanasan sa maraming taon na paggamit ng BT na walang basihan ang mga pangitain na ito. Tunay, walang talo kapag BT Talong ang pinili natin. Malinaw po na panalo ang lahat sa BT Talong. Ang nakararaming maliliit na mga magsasaka ng talong, ang mga consumers natin, at ang ating kalikasan. Hindi po ba? Ito po ang inyong lingkod, Mr. Talong. Paalam! Ayan, June.
Sana'y naliwanagan ka tungkol sa makabago at tunay na kapakipakinabang na Biti Talong. Oo nga, maraming salamat sa iyo, Prosensya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Paalam! Talong!